Kasi may bagong balita at maganda itong balita na ito. Tungkol ho dito kay Robin Padilla. Meron po kasi siyang meron siyang bagong nilabas. Si Robin Padilla po kasi, siya na po ang parang presidente po ng PDP. So, meron po siyang nilabas na sulat na kung saan sinasabi niya mag-resign si Balimbing Tolentino. Diba? So, meron siyang nilabas na sulat tungkol doon at sinasabi niya nga na mag-resign ka na sa PDP. Alam niyo, maganda yung ano na yan. Maganda yung ganyang pahayag ni ano, na humanga ako sa pahayag ni Robin Padilla kasi ito yung mga panahon na mahirap kumontra sa administrasyon. Napakahirap po. Napakikita naman ho natin na lahat ng kumukontra sa administrasyon ay ginigipit ng gobyerno na ito. Kaya nga ako, feeling ko, kaya napilitan to. Kasi, ito ha, just to be, to be frank with you, isa sa pinakamalapit ni Pangulong Duterte na senador, itong si Tolentino. Kaya nga, di ba, tayo, sinuporta natin si Tolentino dahil malapit po ito kay Pangulong Duterte. And yet, sa gitna ng politika, mas pinili niya po ang pumanig kay Marcos dahil alam niyang nanganganib siya sa survey. Kita naman po natin yung posisyon ni Tolentino sa survey. Talaga namang mababa. So, ibig ko lang sabihin nun, kailangan niya ang makinarya ng administrasyon. Alam naman po natin ni every midterm election, importante ang makinarya ng administrasyon. Yan ho yung napaka-importante na makuha mo, makakampi mo ang administrasyon pagdating ho ng midterm election. Kung gusto mo talagang sumiyot kasi, tandaan ninyo, sa midterm election, hawak mo lahat. Tupad project, DSWD, lahat. Ayun. Makakalibre ka ng pamamahagi during the campaign. Tapos aangkla ka lang sa presidente, sa Office of the President. Kasi syempre, mga kampanya yan. Office of the President, di ba? Mga kampanya yan for his candidate. Talagang mabibit-bit ka niyan. Kaya nga dyan marami nagtatalunan. Di ba? During the middle, yung midterm election. Tapos, pagpatapos ng presidente, naglalaglagan na, aalis naman daw sa presidente. Yan ang gawain ng mga politiko. And it, napaka nakaka-disappoint dahil kita naman natin si Tolentino, ito yung panahon na kung saan nagkakaalaman kung sino talaga ang tunay na kaalyado ng mga Duterte. Ito yung panahon na kung saan kahit si VP Sara Duterte, bumitaw. Diba? Ito yung panahon na kung saan nagsalita si Mayor Baste na kay Senator Bongo. Ibig sabihin, yung mga ganyan mga malalaman na statement, yan po may ibig sabihin yan. Ibig sabihin yan talagang kailangan ka ng mamili kung kanino ka ba. Hindi na ho ang definition ng Duterte at Marcos parang magkasama pa. Wala na. Talagang hating-hati na. So it's time for you na pumanig kung saan ka papanig. Ito ang nakakabilib. Dahil si Senator Robin Padilla, napaka-risky sa kanya na i-call out itong si Tolentino na, "Oy, ano ka na? Mag-resign ka na." Risky sa kanya yon. Kasi bakit to? Itandaan ninyo, inano niya, para niyang kinontra, hindi lang ho si Tolentino, kung sino man ang pumanig kay Marcos, out ka na. Parang ganun ang implication nun. Diba? Kaya ang sabi ko itong si Robin Padilla, si Senator Robin Padilla, ito talagang masasabi mong may bayag na politiko, may paninindigan na politiko,
hindi ho mababali ang prinsipyo at i-call out yung kahit yung kasamahan niya kung nararapat. Diba ho? Eh, tulad nito, napaka-risky. Ibig sabihin niya, para niya na sinabing, uy, anyone na kumumpi sa mga Marcos, labas na sa amin, out na sa amin yan. Diba? Napakahirap nun, lalo na sa panahon ngayon. Ito nga, sabi niya, ito yung, wait lang ha, wait. Papakinggan natin to. Although, maririnig nyo lang dito. Yeah, unahin muna nila. Sa evacuation centers pa, may karamdaman at nawasak ang tirahan at kabuhayan. Matatandaan ang PDP. Ito, pakinggan. Yes, pinagbibitiw ni Senator Rowin Padilla, si Senate Majority Leader Francis Tolentino bilang kasapi at Vice President for Luzon ng Partido Demokratikong Pilipino o PDP. Sa sulat, bilang presidente ng PDP, inikayat ni Padilla si Tolentino na kumalas sa partido para daw makatuon sa trabaho bilang majority leader ng Senado at ipamalas ang pagiging independent at walang kinikilingan ng kanilang partido. Sabi ni Padilla sa sulat, buong pagpapakumbaba ang mungkahin niya kay Tolentino. Kamakailan lamang nanumpa si Padilla bilang pangulo ng PDP. Sagot naman sa kanya ni Tolentino, sa panahong ito, huwag muna sila mag-usap patungkol sa politika at mas mainam na magtulungan sila para mapabilis ang rehabilitasyon ng mga naging biktima ng bagyo. Hindi pa pwede yung sinasabi ni Tolentino na huwag pag-usapan ng politika. Ikaw ang unang kumalas . Ikaw ang unang bumitaw. Alam mo naman, huwag na tayo maglokohan. Alam mo na, nag-uusap kayo. Ilang araw kayo nag-usap . Di ba? Ilang araw kayo nag-usap ni Pangulong Duterte, ni Senator Robin, si Bato, tsaka si Senator Bongo. Ikaw ang unang humiwalay, tapos sasabihin mo huwag pag-usapan ng politika dahil meron panahon ng bagyo ngayon. Para naman sinabi mong mahinang nilalangkat, hindi mo kayang pagsabayin yun. Di ba? Ano to, hindi mo ba pwedeng pagsabayin yun? Pwede ka naman tumulong. At saka una-una, hindi naman primary job ng isang senador yung makialam sa bagyo o tumulong sa bagyo. Hindi naman yan ang pinakatrabaho ninyo . Di ba? Ang trabaho ninyo more on doing laws. Wala namang masasagabal kung pag-usapan na ninyo ang politika. At saka next year na ho yan . Filing na. Itong darating na October, filing na ng candidacy. Di ba? Huwag na tayo magluka na hindi mo na pag-usapan. Pero sa totoo lang, ikaw nga yung naunang lumipad. Di ba? Ikaw yung unang lumipat. Tapos sasabihin mo, huwag pag-usapan ng politika porket na call out ka ni Robin na lumipat ka na ng umalis ka na sa mag-resign ka na bumitaw ka na sa PDP. So doon pa lang, huwag na tayo maglokohan. Kaya nga ako, para sa akin po . Para sa akin . Para sa akin, kasado na po sa isip ko. Tsaka sana lang . Sana itumakbong Vice President si Robin. Kasi alam nyo, maaaring kasi iba sabihin ni iba dyan, artista lang yan. Uy, iba si Robin. Si Robin, matindi ang pinagdaanan yan. Ha? As in, ang pinagdaanan yan, from bad boy, tapos nakulong, di ba? Pagkatapos ng nakulong, nagbago. Matindi ho ang pinagdaanan, hindi ho yan yung simpleng artista lang. Sa katunayan, pag nakausap nyo ng personal yan si Robin, mas matalino at mas may alam pa ho yan kaysa sa mga senador na nagmamagaling at madalas magpa-press con. Simple lang si Robin, hindi yan. Baka kala nyo ganun-ganun lang yan. Pero pag yan po kasi hindi naman natin kailangan ng ng sobrang talino. Sabihin ko na sobrang talino yung magaling sa mga terminology, hindi yan. Magaling mag-English. Tingnan niyo yung presidente natin, magaling mag-English. Magaling sa terminology. Tanong, yung prinsipyo ba matikas? Yung political will ba matikas? Sa akin . Hindi naman po pwede yung nagsasabing Sara Baste. Masyadong self-serving ang dating noon. Kahit gusto ko si Baste, hindi naman pwedeng parehong Duterte nang tatakbo. Diba? Medyo ilagay naman natin sa tamang yun. Kasi kung hindi, parang ang dating napaka-selfish naman. Hindi, totoo ha. Diba si Pangulong Duterte ayaw nga nun.
di ba? Na Duterte-Duterte noon. Kahit ba gusto natin, medyo ako ha, medyo malayo sa possibility yun. Medyo malayo sa possibility yung Duterte-Duterte. BP Sara, Duterte, tapos baka pwedeng tumakbo si Baste. Pero alam mo yun, sa akin ha, sa akin, ito lang ha, ito lang naman yung akin. Sa tingin ko, maganda, di ba? Marami pang mga ibang mga suggestion diyan, di ba? Sarago, di ba? Para sumasargo. Sarago, di ba? Pwede rin 'yan. Pwede rin namang Sara Cayetano daw. Pwede rin 'yan, di ba? Marami pang pwede. Pero ako nakikita ko kasi yung ano, yung nagugustuhan ko dito kay Senator Padilla, yung prinsipyo. Hindi bumibitaw ito sa prinsipyo. Pag sinabi niyang yun, yun, yun. Sabi no, no for celebrity, maging showbiz naman. Hindi, hindi naman na nags... Alam mo, medyo pangit yung ganung klaseng pananaw eh. Sorry ah, medyo tatablahin ko lang iba dyan. Ah, no showbiz na, no showbiz. Hindi yun importante. Bakit kanyo? Anong gusto ninyo? Yung pag nagsalita, magaling magsalita. Pagka ano, matatalino magsalita, yung ganun datingan. Oh, ganyan ang Marcos ah. Diba? Ganyan ang Marcos eh. O magaling magsalita, parang statesman ang datingan. O anyari. Hindi yun ang kailangan natin. Ako, hindi ko binabase sa trabaho niya. Trabaho lang po yun eh. Pagiging artista is work. Career lang niya, work lang niya yun. Pero more on sa akin, yung kanyang prinsipyo. Yung kanyang, ano, yung kanya pong paninindigan. Alam nyo, ako ha, ito. Isipin nyo, pagdating sa pagtayo sa mga Duterte, pagdating sa pagtayo sa KOJC na issue at SMNI, bilang mo lang talaga yung masasabi mong tumayo. Diba? Bilang lang po yun. Sino lang po yun? Siguro si Bato. At medyo, minsan, oo. Oh, si Bongo, oo. Pero kung talagang tumindig at tumindig, Robin Padilla. Para sa akin, ha? Yun ang talagang hindi apektado kung popular ba. Kaya nga kita nyo, di ba? Yung siege na nangyari sa ano. Sino ang gustong mag-ano lang, mag-hearing? Di ba si Senator Padilla lang? Sabi nito, iba. Basahin natin yung ibang mga comment, ha? Para naman baka sabihin ng iba eh. Wait lang. Wait, tingnan natin. Ito. Ito. Ayan. Ayan. Kasi hindi ko masyadong mabasa sa ano eh. Ayun. Ayan. Ito. Yung ayaw ko lang kay Senator Padilla, yung parang binibaby niya si Maricel Soriano, sinabayan pa niya palabas at sa loob. Hindi, gentleman lang talaga yun. At saka syempre kaibigan niya. Kasi wala naman, kasi ako ah, basa ko lang dito sa ginawa ni Senator Padilla. Na nandun siya, kaibigan siya ni Maricel Soriano. At, kung totoo man yung kasama si Maricel Soriano doon sa nakita, kung totoo man, yan yun. Nagigets nyo? So, well, yun pananagutan sa bayan na para pagkaalalayan ni Senator Padilla, umaalalay siya sa kriminal, ganun ang dating. Hindi naman po ganun yun. Kasi hindi naman public servant si una-una, duda na nga ako eh. Di ba? Duda na nga. Hindi ako duda doon sa issue kung si Marcos ay ano ha. Hindi yun eh. Duda ako doon sa taong nag-reveal noon, si Morales. Kita mo kapalpakan ni Morales, di ba? Double, alam mo, double standard ang mga sinasabi niya. Oh, maniniwala pa tayo doon? Di ba? Oh, sabi nito, oh. Iba pang mga comment dito. Robin might have knowledge about the accuser. Maybe, that's a possibility.
Bicco Soto for Vice President. Ako, bilib ako kay Bicco Soto. No comment ako dun. Sobrang bilib ako sa ginagawa niya. May paninindigan siya. Meron siyang takot sa Diyos. Meron din siyang prinsipyo. Pero in terms of bakbakan, iba. Hindi pa pang national. Yung tapang ni Bicco Soto, pang syudad pa lang. Pa lang. Ibig sabihin, pwede pa. Ibig sabihin, medyo... hindi pa hinog. Pero okay. Akin ha, personally. Okay, ginagawa niya sa Pasig. Pero hindi pa hinog. Medyo kulang pa para tumakbong bilang Vice President. Para sa akin po yun. Ha? Yung kanya, kasi tandaan natin, kailangan din dito yung karanasan. Karanasan sa pagtayo mo, sa mga bagay-baga. Kaya mong bumangga ng mga mabibigat na tao. Iba hong usapan pagka Vice President ka at saka Presidente ka. Remember, when we choose a Vice President, dapat posibleng maging presidente. Ibig sabihin, kaya. Sabi nga nito eh. Anong batas ang naipasa ni Senator Robin? I-re-research natin yan. Ako honest, hindi ko pa alam ang mga personal na ano. Kaya lang kasi, tandaan ninyo ito. Napaka-importante rin ito. Sa panahon na to, sa panahon na ngayon, mahirap ang magpasa ng batas kung ikaw ay nasa oposisyon. Mahirapan. Kasi tandaan nyo, lalo na nung panahon ni Subiri, hindi ka palulusutin doon. So hindi na, kasi tandaan niyo, para gumawa ng batas, kailangan mo ng majority, di ba? Kailangan mo ng madaming boto. Noong time na yon, namumuno pa si Subiri. Alam naman natin kung gaano kasipsip yun kay Marcos. So opposition. Diba, opposition po si Senator Robin in a way, although nasa majority siya. Kaya lang, since bata siya ni Duterte, kukontrahin at kukontrahin. Diba? Ito ni Vic Rodriguez, Sir Banat, ano sa palagay mo? Hindi ako mapalagay. Bakit naman? Hindi man tatakbong Vice President yun, ha? Ewan ko. Bakit si Noli Dicastos may nagawa ba ang batas? Yan, isa pa yan, diba? Na Noli de Castro, malayo pang election, isip pa tayo. Ako, ito lang naman akin, sinishare ko lang sa inyo na nakita ko yung katangian ng isang pang-national sa katangian ni Robin. Hindi takot bumangga, may prinsipyo, may political will, prudent. Napaka-importante ng yung hindi siya yung high blood na banat ng banat. I mean, importante yun. Hindi pa pwede yung, kasi meron naman dyan yung matapang, tapang-tapangan, pero sarado na isip. Pag ito, pinaniwalaan niya na, yan na yan. Diba? Ibig sabihin, yun na yun. Hindi na pwedeng baliin ng kahit sino man. Mahirap po yun. Para sa akin, ha? Maybe, ayoko na magpangalan, pero mahirap po yung ganong klaseng ano. Si Robin, talagang tinitimbang niya kung ano yung mga sentimento. Nakikita ko eh. Tandaan ninyo, huwag niyong kakalimutan, si Robin at yung iba pang mga tumakbo, itong nakaraang eleksyon, unity team yan. Ibig sabihin, umangkla sila kay Marcos noon. And yet, kung kumukontra ngayon, nakakabalib yung ganong klaseng step. Kasi marami dyan yung umangkla lang. Kasi meron dyan eh, hindi ko na lang babanggitin na umangkla kay Marcos. Tapos ngayon, sip-sip pa rin hanggang ngayon kay Marcos. Kasi natatakot na mabawasan ng boto. Ganyan. Sa midterm. Ako, maganda yung diskarte niya ngayon. Na tagal pa naman. Ito lang man ay naisip ko lang. Hindi ko naman sinabing ito ay ano na, 'di ba? Oh, dami pang mga ano dito. Magic 12 for senators. PRD isko hindi natatakbong senador, ha? Itanggalin na po natin 'yan. Mayor na po ang tatakbuhin niya, malinaw 'yan. Panelo, Roque, Willie Ong. Tinanong ko na rin si Doc Willie, parang ayaw niya. Kasi wala daw talaga siyang pera. Baste, Duterte, Rodriguez, Glenn Chong, Elizar, and Arnel Kerubin.
Yun ang, at yun yung si Broom Broom. Yun yung sabi ni Broom Broom. Hindi po ako nagsabi niyan. The next performance will start momentarily.